Hello guys, this is Ruel Figuracion Tapa, teacher by profession na may pusong arkitekto. I'm a landscape contractor and designer at Tapa Brothers Landscape Services and Designs here in Philippines. And for this video, isasama ko kayo sa project na ating gagawin kaya hawak na at punta na tayo sa site. So ayan, narito na tayo sa ating site. At kung makikita nyo, ito pa din ang nasa aking likuran na walang paalis-alis ang kalidad, lalagyan natin yan sa masterpiece. Kaya, ano pang hinihintay mo? Kunin mo na yung pala at palayin mo na yung subscribe button. Sapalan mo na rin yung notification bell para lagi ka magsama sa mga susunod nating projects. Ang masterpiece. Okay, yan yung day 1 natin. Ay, day 3 ka agad. So, di tayo nakakuha ng larawan or videos dun sa day 2. Dahil di pa na-setup yung camera natin that time. At dito sa part na to, nasa coloring stage na kami. So, pinipindura na namin yung mga, ayan, yung mga semento na dinesign namin. So, pinipindura naman para maging maganda na siya. At sa day 2 pala, doon na namin nilagay yung mga plumbing. Saan siya na ako hindi nakita yung pag-attach ng mga plumbing niya. At dito naman, dito na ako, naglalagay pa ako dyan ng pebbles para magkaroon ng additional design sa gilid niya. Ayan. Dito, lalagyan ko ng manipis na white paint para magkaroon ng design, parang makeup niya, ganyan. Parang sa isang mukha, kailangan ma-makeupan para mas lalong gumanda o gumapo. At etong day 4, ayan, tinatam na naman yung mga plant boxes niya. So yan, mayroon siyang 12 plant boxes na nakalagay dyan. Tinayos ko naman yun sa mismong loob ng grotto. Dinadagdagan ko yung pinapatungan ko ng ibang kulay, white paint pa rin, but white paint pa rin. And then yan, dinidesignan ko na yung, nilalagyan ko na ng white paint yung dating pininturahan sa dito sa may lagoon niya, sa may gilid. And tulad yung nasabi ko, kailangan yan para magkaroon siya ng additional beauty. Okay. At sa part na yan, nasa 80% na yung accomplishment natin. So ang ikakabit na lang dyan, testingin yung makina, yung sa electrical, yun na lang yung gagawin natin dyan. Ito, matatapusin ko na dyan yung pagpintura sa lagoon niya para malagyan na natin ng tubig, mapunduhan na natin ng tubig. Mismong lagoon na lang yung pinipinturahan diyan. Kung mapapansin niyo yung kasama po diyan, naglalagay yan ng acrylic emulsion pang pakintab at protection na lang para matagal mag-fade yung pintura.
Ayan. Almost finish. Dito part, day 5, kinakabit ko na yung sa receptacle para dun sa ilaw ng grotto. At yan. Tapos kung naikabit yun, kinabit na din yung santo. Ayan po. Makikita nyo. Almost done. Konting-konti na lang. Ayan, dyan part nakikita nyo yung hose ni staka na natin ng tubig. So, tuyo na yung pintura that time. At dito naman, kinakabit ko yung switch para dun sa submersible pump. Ayan po yung submersible pump nya. Nandyan po yung description. At eto, i-coconnect ko na yung, itatap ko yung switch dun sa main na linya. Kuryente, live po yan. Hindi po yan, hindi po napatay yung breaker sa loob. Kasi walang tao sa loob. Dun sa wala yung may-ari ng bahay. Nasa kanilang work din. So, kailangan maingat tayo para hindi tayo makuryente. Ay, kailangan nag-iingat. Mahirap na pag nakakuryente. Di ba alin ang makuryente sa'yo? Huwag lang dyan. Nakakamatay yan eh. Sa'yo, di pa ako nakakuryente. Patay na patay na. Jeez. Corny. Ayan. Payo ko lang din po sa mga nagtatap ng kuryente. Lalo na pag di kayo sanay. Maging maingat po kayo sa paggamit. Ay pagtap, gumamit po kayo ng gloves. Wala akong gloves dyan dahil nakalimutan ko. So maingat, wala maingat. Tsaka yung ginagamit yung pang splice, dapat siguraduhin nyo din na safe, walang sira yung rubber. Dahil pag may sira, talaga makukuryente ka. Sa akin lang beses na po nakuryente, kaya sanay na ako. Ayan. Pag paulit-ulit ka nga namang nasasaktan, masasanay ka din. Okay. Ayan. Corny na naman ang joke ko. Okay. Ayan. Tapos na natin na i-tap. So, susunod dyan, maaari na nating subukan. Ayan. Okay. Dyan part, i-ayos ko naman, i-fix ko na yung kan. Yung switch ng maayos para matesting natin. Okay, yan na. Subukan na natin. At yan na yung flow ng tubig. Paka-refresh. Wow. Mga nagbabalak pong magpagawa ang grotto pumps. Mare niyo po kaming kontakin. At dito naman yan po yung filter niya. Little filter. Yan, mini filter pala. So nilalagyan ko ng bato dahil alam naman natin yung bato ay best filter. At testingin natin ulit kung maganda ba talaga yung ito. Ang gamit ko pala nung filter na yun, siniconnectado siya dun sa pipe na papunta sa taas, so hindi siya dadaan muna sa filter bago aakyat, so konektado yun. So yung ibang dumi na nahihigop niya or yung ibang tubig na nahihigop na tinatapon niya dun, kaya kung masyado pong malakas yung mga tubig dun sa taas or dun sa flow niya dun sa mga sa tatlong yan na nakikita nyo, pwede mo pong dagdagan or lakas idagdagan yung open ng filter para ma-minimize yung lakas ng tubig sa tatlong yon. Pero kung mapapansin nyo yung tatlong yan, may kanya-kanya pong ball valve yan at controller niya rin para yung distribution ng tubig sa bawat lagusan ay maayos at magandang tignan. Pag sumobra kasi pangit tignan. At eto, yan po yung ball valve nya para sa drainage, sa draining. Kung gusto nyo magpalit ng tubig, magbawas ng tubig. Ayan, sasubukan, lalapit natin yung camera para makita natin na maganda yung flow. Yan, eto ang mawagasin nyo, inaayos ni kuya yung
ito ng tubig doon para maganda yung pag-flow niya. Ganda. Ang natural na natural. Ay, natural pa talaga yung tubig dyan. Hindi lang natural dyan yung bato. Mga bato na ginamit natin dun sa design. Lalo especially mga may pintura. Pero yung iba, gumamit din tayo ng mga pebbles. Natural yung mga pebbles natin. Wow! Nice! Sarap rin dyan yung tubig. Nakaka-relax. Ako pag malayo po kayo sa forest or sa nature, ayan, pwede kayo magpagawa sa amin ng ganyan para feel mong malapit ka pa rin sa batis. Pwede, ayan, makikita nyo dito sa likod nito, ayan yung isang labasan ng tubig. Ayan, at magpinsan yung may ball valve dun sa taas para makontrol din yung lakas. Kasi hindi masyadong, hindi pwedeng malakas yan kasi matatalsik yung sink natin. So, pangit yung effect niya pag may tumatalsik. So, pinatay muna. Ayan, dahil na-testing na naman natin at maganda naman yung nagawa or yung flow ng tubig. Ayan po, yan yung finished product niya. 100% na maganda. Tapos, testing na maayos. Ayan, makikita nyo maganda na siya. Ayan, gwapong gwap. Dahil tapos na ang ating project, dito ko na rin tatapusin ang video na ito. I hope nagustuhan nyo. Pero bago ka umalis sa ating site, nais ko munang damputin mo yung subscribe button at batuhin mo yung notification bell para lagi kitang maisama sa susunod nating mga projects. Hanggang sa susunod na masterpiece, mga artists. And always remember that you are a masterpiece. Pre, bakit nagbabato ka? Bawal yan ah. Hindi ba alam na bawal yan?